Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay October 18, 2020, Sunday at ako po si Pot at isasama ko po kayo sa aking adventure this Sunday. At nais ko rin pong i-share kung ano ba yung ginagawa ko tuwing Sunday. So, tara! Sama na kayo! Adventure na tayo! Mupiyok, no? Hindi binata pa. Let's go! Ayun, so guys, nakakaalis na ako ng bahay. Susunduin natin ang ating mga kasama. By the way po, taga Urdaneta po tayo. Urdaneta City, Pangasinan. Pag Sunday, ito ang ating regular routine. Siyempre, excited akong ipakita sa inyo yung place of work natin. Malay nyo, mainganyo kayong makapunta doon, makabisita. At sigurado naman akong hindi kayo magsisisi, lalo sa mga mahilig sa beach. Yes, sir. Yes. Sa mga bago pa lang sa channel or napanood pa lang ito, subscribe na kayo. Click nyo lang ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest happenings ng ating mga adventure. Adventures of Pot. Para maging certified ayok ka. Rock. Si Jay. Hey! Guwapo si Jay. What's up, people? Ayo. Kamusta naman ang araw mo ngayon? Ito po. Looking good. Hey. Alam niyo po, kung hindi niyo matatanong yan si Kuya Jay, ay masasabi natin taong pinagpala. Grabe si Pastor. Despite all the things na nangyari po sa kanya, talaga namang matatag pa rin. Ano, hindi siya yung tipong sumusuko. Ganyan talaga kapag ikaw ay taong may malakas ang pananampalataya sa ating Panginoon. Praise the Lord indeed. So maglagay muna tayo ng lakas para sa ating ginagamit na hiram na sasakyan. Iyon. Alam mo, naniniwala ako parang Jay sa kasabihang God will provide. Amen indeed. Sa mga ganitong bagay, ay napaka-imposible po sa akin na makabili ng sasakyan. Pero dahil sa ating Panginoon, provide yan. Nagpapahiram yan. Importante may magamit tayo. Diba? Kaya yes, alagaan natin ang mga bagay na hiram. Kahit sa atin yan, alagaan natin yan. Respetuhin natin yan. Kasi one time, no, last week lang pala nangyari yun, no? Nasiraan kami ng alternator. Naku, napakahirap pala. Tapos yun ay alas 9 ng gabi. Samahan mo pa ng MGCQ, yung Pangasinan. So, pahirapan. Pero praise the Lord kasi may nag-rescue sa amin ng 1 a.m. na po. 1 a.m. na siya ng Sabado. At talagang hindi ko rin alam ang gagawin dahil yung hinintuan ng aming sasakyan. So, umadjut-kadjut na siya eh. Yung nag-didim na yung ilaw, lahat ng sensor natin, lahat ng warning lamps natin, umiilaw na. At talagang namatayan kami sa pataas, napakurba. Tapos walang street lights, napakadilim. Yung part na yon ay doon sa Damortis. Damortis. Boundary siya ng Rosario at Santo Tomas, yung part na bundok doon sa mga taga-Launion po diyan. Ayun po, shout out din po doon sa Kuya Guard ng Dimso. Ba ang Dimso? Doon Mariano Marcos State University, doon sa Rosario La Union, sapagkat siya ay napakiusapan po natin na tignan yung sasakyan habang tinatakbo natin yung baterya.
Kasi ang alam namin nung una ay baterya, so binuhat namin, naglakad kami ng mahigit 1 kilometer one way. Buhat-buhat namin yung battery, pina-charge namin ng 1 hour. Tapos pagbalik, sinalpak ka ba? 300 meters lang ang pinakbo, namatay na. At doon nga ay alternator po pala ang tama. So, sabi po ng mekaniko sa akin, pagka magandang alternator mo, dapat ang voltage ay nag-a-average ng 14 volts. Ano? So, buksan natin yung hood. Pwedeng gagamit tayo ng tester. Tapos ay dapat magre-read siya ng 13.8 to around 14.3, 14.4, basta very close siya sa 14 volts para masabi natin na okay ang alternator. So yung battery po natin dito sa sasakyan ay nag-generate lamang ng yung alternator ay nag-generate lamang ng 12.5 volts. So actually yung alternator hindi siya totally sira, pero may tama na. Well, kasi siguro 10 taon naman na. So make sure po sa mga kasama ko ring nagda-drive, especially long drives, long ride, i-check din po natin yung batteries, yung alternator natin, ano po, kasi mahirap talagang masiraan ka or tamaan ka ng yung alternator mo, tamaan ng wala sa oras, ipapataw talaga yan kung hindi makuha yan sa yung tinatawag nilang series, yung i-coconnect yung magkoconnect sila ng another battery or baterya ng isang sasakyan ulit, ay ipapataw yan. Napakamahal pong magpataw. Ang kagandahan ko nung tinaw po pala kami, ano, shout out po kay Richards Auto Shop ng Camp Juan Rosario La Union. Napakaganda po ng kanilang tow truck, hindi po siya yung inuhok, talagang isasakay po yung sasakyan mo. Always check your batteries, your alternators, brakes. Yan, napakahalaga po. Kaya nga ako, sinimulan ko na rin pong mag-aral ng mga basic parts ng sasakyan kasi napakahalaga nga naman. Susunduin natin si Bea. Hello, Bea. Bea, yan. Hi. Ito kanina, sabi ko, nasiraan kami ng alternator. Actually, siya yung kasama ko. Dalawa lang kami noon. So, you have action cam na? Oo. That's cool. Ito ang ating first vlog. Video vlog. Ano yan? Balibag? Ito si Bea, napaka-thankful ako kasi maraming alam sa sasakyan. Actually, kung hindi nyo po tatanungin, ako na yung magtatanong. Pastor po, ano po ba yung ginawa niya? Siya lang naman po yung kaisa-isang nagtanggal ng baterya ng sasakyan. Kasi wala po talaga akong alam. Grabe. Hindi lang po isang beses yon, bali dalawang beses namin tinanggal. Kasi yung unang pagtanggal, di ba nga, nagpa-charge tayo ng 1 hour, binalik natin, walay. Tinanggal ulit. At nung pangalawang pagpunta sana namin sa charging station ay sarado na sila. Sino ba namang hindi magsasara ng alas 12 no? Ng hating gabi, kasagsagan pa ng NGCQ. So ayun, buti na lang talaga nag-provide si Lord. Thankful din po tayo sa mother ni Bea kasi ang mother po ni Bea si Cheryl. Ate Cheryl, siya po ang talaga namang patient na tumawag ng kapulisan. Ayan, no? Nakipagtalo pa talaga sa mga pulis. Nakapangyariang bunga ngayon nanay ko eh. Nagpatawag ng pulis sa Rosario. Una pala, Pusorobyo muna. Tinawagan ng kapulisan ng Pusorobyo. At ang Pusorobyo tumawag naman sa Rosario
Tapos itong Rosario, oo, nagtawag sila ng mekaniko. Nabuti na lang mayroong towing service. Ay, alauna, madaling araw, dumating ang mekaniko. At yun nga, sira ang alternator, hindi na nag-charge. Then, buti na lang at mayroon ding home service. Home service. Take home service. Si Kuya Richard, ha? Kuya Richard. Hinatid kami. Shoutout. Si Bea sa Busurubiot, ako naman sa Ordaneta. Ang aming driver ay ang napakasipag na si Kuya Manny. Tulog na po siya noon. Ginising lang po siya ni Kuya Richard 2 a.m. Isipin nyo na lang. Pero syempre po, pag servisyong pang tao talaga, yung mga yan ay talaga mo namang maasahan. So tignan natin kung darating po yung isa pa nating isasama. Ano, Mikey? Oh, si Michael. Asan na ba si Michael? Bibi! Wala, silipin nyo yung mga nagbabike, oh. Bago natin yung go natin. Baka pa rin, Jay. Bago. So, minsan po, nagbabike din tayo papunta sa ating destino na makikita ninyo. So, subaybay lang po. And remind ko lang guys, itong mga videos natin may mga ads. Don't skip ads. 30 seconds lang yun. Actually, doon tayo kumikita. So sana pupunta yung kita natin. Syempre, maraming mga bagay yan. Sa equipment, panggas din natin. Ano pa? Pampunta sa ating destino. Oo, kasi masasabi natin medyo may kalayuan. 60 kilometers po. Pag binabike natin yan, 3 hours. So, nakatipid kasi merienda, lugaw-lugaw. Pero kapag sasakyan, yan, medyo may kamahalan ng ating gastos. 30 seconds lang po na panunuorin natin ang mga ads. No, huwag po nating skip. Malaking tulong po yun. Malaking bagay na po sa atin yon. Salamat po. God bless you. Nandito na po tayo mga kapatid sa Santo Tomas. Nalampasan na po natin ang Rosario at ang Damortis. Dito po sa Santo Tomas. Kakanan ka dyan. Papasok ka dyan. Para doon sa kanilang munisipyo. Dyan. Ngayon naman po ay papasok tayo dito sa kaliwa. Ang pupuntahan po pala natin ay Kabarwan. Barangay Kabarwan. Welcome to Santo Tomas. Yun, makalipas po ang ilang panahon sa pag-ikot ng ating mundo ay nakarating din tayo sa Kabarwan. Nakarating din. Ay, ang sarap magdagat ang lakas ng alon pero baka. Oh. Ang kagandahan po rito dahil malayo sa bayan, malayo sa kalsada, ay makaka-relax ka talaga. Very relaxing ang mood dito sa Barangay Kabarwan. May signal naman po, huwag kayong mag-alala. Oo. Etong kalsada natin, dati simentado ito, pero inaabot kasi nung alon ng dagat. So ito po ang ating napakagandang dagat. Napakalinis po niyan. Maganda. So ngayon po, maalon. Maganda pong maligaw kasi kahit makalayo ka na ng paruroonan mo, mababa pa rin po yan. Yun naman ang kinaganda. Medyo hindi clear yung nasa opposite side natin, pero pagka maganda po ang panahon, wala yung ano ba yan, fog,
makikita nyo dyan yung Sual Power Plant. Makikita nyo din dyan yung 100 Islands sa Alaminos. Ayan po ang mga tanawin dito sa Kabaruan. Tsaka wala rin po mga cottages dito kasi hindi naman po commercialize ang lugar na ito. Kaya mag-enjoy po talaga kayo para kayong nasa private na lugar. Meron pa pong isla dito, no? Pagka dire-diretsuhin natin yung daan na yan, makakarating tayo sa isang island. Ewan ko kung island pa rin siya ngayon kasi mayroon naman ng tulay na lupa. Sinasabi natin. So, grabing lakaran. Aabot naman po ang sasakyan pero usually ang ating recommended doon ay yung 4x4 na mga sasakyan. Tsaka yung gulong natin ay dapat pang all-terrain yan. O, kasi dahil din sa sun, malaki ang chance na talagang huhukay yung gulong ng sasakyan mo at mapapatulak ka ng wala sa oras. Barangay Kabaruan, Municipality ng Santo Tomas, Probinsya ng La Union. Kung hindi po kayo taga La Union, ay expect po ninyo na may mga checkpoints po tayong dadaanan at ang La Union po ay isa sa mga pinaka-strict na pagdating sa checkpoint. Talagang hahanapan kayo ng medical, travel documents. Yung kailangan mo pong paghandaan yan. Sa amin po, sa Urdaneta, pagka kumuha ka naman ng medical certificate, automatic ay 14 days PUI ka. O PUM. So 2 weeks kang mananatili sa bahay nyo. Kahit walang sintomas o kahit ano paman, basta ikaw ay kumuha ng medical certificate sa Urdaneta City po, ha, Urdaneta City, ikaw ay automatic na person under monitoring or under investigation. So, tatanungin nyo, paano tayo nakalusot? Ay, napakabuti ng ating Panginoon. Okay? Yung mga bagay na yon ay sikreto naman yan. Siyempre lahat naman tayong may sikreto. Mga sikretong hindi kailangang ibunyag. So ayan po, ayan. Tayo ngayon ay magpa-park dito sa ating ongoing new church building. Ayun, at nandito na po tayo sa ating parking space. Napakaluwang. So ito po yung ating bagong church. Hindi pa po siya tapos kasi sabi po ng architect si Kuya Aldrin ay kailangan po nila ng kuryente para to finally finish the building. Ayan. So inihintay na lang po natin yung La Union Electric Company. Nakabitan tayo ng kuryente. Nagpunta na po sila dito this week lang at sinukat na po ang haba ng kuryente na magagamit. 150 meters po. So medyo may kahabaan kasi yung ating pagkokonektan ng kuryente ay nasa gitna ng kabukiran. Eh, samahan po ninyo kami sa panalangin para matapos na po at magamit ng komunidad na ito. So mayroon pong mga suha rito, pasalubong natin yan. Oo, ayan, si Bea and si Jay. Si Dupin Spark. May ako na i-check yun pag uwi, bago umuwi pala.
Yan, kung nakikita po ninyo yung baka, meron pong poste. Diyan po ikakabit yung ating kuryente. Susundan niya yan. Napakahaba na yan. Tapos, ikakabit siya dyan sa poste na yan para may kabit na ng tuluyan sa church. So medyo maglalakad pa tayo pero malapit na yan. Nakaka-relax kasi kami ito si Jay sa mismong bayan siya ng Urdaneta nakatira. O, lahat na ng tunog ng klase ng sasakyan rinig na rinig niya. Ganun din ito si Dea, sa bayan din siya ng Pusurobyo. At ako naman sa barangay, medyo malayo sa bayan pero dahil malapit sa highway rinig, din. Rinig na rinig din yung Lindol effect pagka may malalaking truck na dumadaan. Kaya itong lugar na to ay nakaka-relax. Naalis ka sa stressful na environment. So, Kabaruan, I am inviting you guys na pumasyal din dito. Yung mga members po natin dito ay very accommodating, napaka-hospitable, at sila pa yung mahihiya. Ganun talaga, no? Pagka-Pilipino. Yung host, yung nahihiya. Samantalang ang mga bisita, walang sila, ayan. Sinasabi ni Bea. Kaya nga may kasabihan tayo, pag ikaw ay bisita, huwag kang mahiya ka. Ayan. Huwag kang mahiya ka. Ayun. So doon po tayo pupunta. Napakagandang bahay, di ba po? Sa likod po niyan. Opo. Oo. It's a prank. Pagkatuyo po yung daan, diyan tayo dumadaan. Diyan din po ako nagpa-park. Pero dahil ngayon po tag-ulan, ay lulubog po yung ating gulong. Papapahukay tayo. Good morning po! Nakapang-beach ako. Ayan, si Bea pala, naka-ready na siya. Magdagat mamaya. Oo. Nakapang-beach attire. Hindi ako nakapagdala ng isusuot eh. Ayun na shorts. Tignan na lang natin. Good morning po. Morning po. Kamusta Pugi? Super Pugi pa rin. So, kita-kits po tayo mamaya. Ito ko na si Murigan. Tumakbo na doon. Morning ulit at God bless sa ating lahat. So, a few Earth's rotation moment later, nakarating na po tayo. Hello, Ate May. Changal, good morning po. Good morning po. Opo, may gusto ba kayong batiin sa ating video? Hello, good morning. Ito po si Uncle Condring. Birthday lang po niya last week, kung hindi ako nagkakamali. Yeah. At nandoon po kami noon. 60th birthday ni Uncle Condring. Golden. Opo, bali si Uncle Condring po, yung family niya, sila po yung nagpapatira sa amin. Papatulog ng mga pastors po na nadidistino rito. At ganun din po si Ate Mitch. Yan. Shout out! At kami ay kakain muna. Oh. Tapos na rin ang pagluluto ni Bea sa aming napakasarap na breakfast. Si Bea po ay magaling din talagang magluto. Yun. Hindi lang mekaniko ng sasakyan yan. Cooker din. All-in-one na pre. Lahat na. Kaya wala ka nang hahanapin dyan. Ewan ko lang kung single. Hindi naman sa binibenta ko. Pero kung may commission man, tanggapin ko pa rin. Di ba? Yes. So, single po ako. So, nandito po tayo sa under construction na extension ng bahay nila Ate Mitch. Usually, ang nila Ate Mitch po ay may store. At variety rin po yung binibenta nila.
Ayan, so nagbibenta po sila ng pang baragan sa manok. Baragan talaga. Oo, meron din silang sito, kakaiba. With sili pa? Oo. Royal yung royal nila pa. May sili. Oh. Sili. Oh. Suka kasi ayan, no? Suka, ayan. Coke na may sili. Oh, ayan, no? Coke na may sili. At ang nagsaing naman sa atin, walang iba kundi si Paring Jay. Pagdating sa saingan, siya ang maaasahan mo. Ang tanong, di ba pagsulog? Di rin basa. Ayan. Takto lang ba? Actually, hindi pa ngayon. Uy, yun! Sarap, pre! Ang mahalaga, nakakain. Fishy-fishy! May dagdag pa pala. Ayun. Mayroon ding napakasarap na isda. Paksiw! Sa Kabaruan po, ang specialty nila is seafoods. Napakamura po ng benta nila rito. Kung nais po nating mag-order, ay kailangan mo nang sabihin sa kanila in advance. Bakit po? Kasi pag may nahuli, mayroon agad buyer na nag-aabang. Usually, yung mga nagtitinda sa mga palengke, yan. So yung presyo medyo mataas na pagka ganun. Pero dito po, pag dito mo talaga bibilin, murang-mura yan. Mayroon pang mga extra yan. Dadagdagan pa talaga nila. Ganyan po. Fishing ang primary life nila rito sa Kabaruan. Though mayroon din pong sakahan, pero majority talaga, especially po sa mga members natin dito sa Kabaruan, ay fishing. Opo. So yung ipinakita natin kanina na dagat ay isang side lang po yun. Meron po ulit na kabilang side. Kasi parang letter U shape. U shape. Yung forma ng lupa dito. Both sides. Meron po talagang dagat. Sige po, kakain muna kami. Kain tayo. Breakfast. Yun, at katatapos po natin kumain ng ating breakfast, tayo ay pupunta na po sa church. Good morning po! Good morning! Oh, good morning. Para makikita natin yung mga pasaway sa church. Good morning po, Ante. Hello. At nandito na po tayo sa ating church. Hello mga kaayop. Katatapos po ng ating church service with Jay and Bea. So si Jay po, siya ang nagtuturo sa mga bata for children's ministry. At si Bea naman sa technical department group. Malaki ang pasasalamat natin sa kanila. Sa kanilang patuloy na pagdalo at pagsama sa atin dito sa Kabaruan. At ganun din kay Ate Mitch. Na yung alcohol na kasi nila dito, made in joy. Hindi yung alcohol, sabon yun. Ay, sabon ba yun? Dishwashing yun, bro. Kala ko yung alcohol nila, made in joy talaga. Punong-puno ng saya yan. Oh, at kami ay naghahanda na rin sa lunchtime. Lunch. Cheese dog, yung in-order natin. Yun na kasi ang pinakamura. Na kayang-kaya ng bulsa para sa ating lahat. Hanggang sa muli, yung church service po pala mga kapatid, kayop ay gagawa po ako ng separate video doon kasi nasa 1 hour po siya. Ayun po, ini-invite ko po yung mga katropa natin dyan na hindi na talaga nakakapag-church. Pwede po nating panoorin yon. So, normal lang po, ordinaryong church service siya. Hindi naman siya yung mala entertainment type na with lighting effects, with powerful instruments. Yung normal lang po na pag-worship ng Kabaruan community.
Muli po, salamat po sa pagsubaybay. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. At i-hit na rin po ang notification bell para ikaw ay maging certified kaayop. Adventures of Pot. Signing out. God bless. Nandito po tayo, guys. Sineset up ang bagong equipment ni Laika. Yes. Pag naging okay na po ang lahat, abangan po ninyo sa YouTube ang kanyang pangalan. Si Laika lang po ang sisikat dyan. Yung bata lang ang sisikat, tayo wala tayo. Kami lang tayo. So we have Bea in the house. So our technical team, pero nag-iisa. We have Banang, ang taga-kiliti po ni Bea. Then si Morrigan. Si Morrigan na sa likod. Yan, si Morrigan. Ang playmate. Si Laika. Playmate, ka-best friend niya. Si Laika, ang song diva ng Kabarwan. Si Ate Susan. Ang mahugot na singer. Si Su. Ayan. Si Miss Su. Ay, napagaling din pong kumanta niya. Su. Tapos sa Pilinoy po. Doon din po si Cyril. Hello, Cyril. At si Ate Mitch. Pauwi na tayo, pero dadaan muna tayo sa beach. Sabi nila ay malalakas ang alon, malalaki ang alon, kaya sayang naman at hindi tayo nakaligo. So ito po ang last part ng ating vlog for this day. So joke lang yung kanina, practice lang yung ano. Practice lang yung last na yun. Puro last, hindi matapos-tapos na last. At ito si Morrigan, pabike-bike na lang. Ayun din si Laika at ang kapatid niyang si Cyril. Bye-bye! Si Jay ay nauna na po sa beach, kanina pa actually. Kala ko nauna na, miss ko Lord. Nauna nang pumunta sa beach. Kali na nauna ba? Oo. Nakakabahan ako sa nauna ni. Beach ng Kabarwan. Medyo mainit pa po kasi kaya hindi na po namin naisipang maligo. Next time. Maganda po ang dagat po rito, malinis po. Ito rin po ang last part ng ating vlog for the day. At kung kayo ay nakapag-stay up to this point, ay maraming salamat po. I hope na magkita-kita tayo sa next vlog. Nandito na rin po si Jay. Galing na siya ng dagat kanina. So, salamat din po sa kanya. Ganun din po kay Bea sa likod. Yeah. Ang lagi nating katulungan yan. Silang dalawa, si Bea at si Jay sa ministry dito sa Kabarwan. Sa muli-muli, Adventures of Pot, certified, kaayop ka. God bless you.